Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may lawak, malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yung mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ay binigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanais makuntan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, 40th araw na paghahanda. At muli sa araw na ito, tayo po ay inaanyayahan na pagnilayan ng mabuti kung gaano at paano nga ba natin sinusunod at isinasabuhay ang mga aral at tuntunin ng Panginoon na ibinigay sa atin. Sa unang pagbasa ay pinaalala sa atin sa aklat ng Deuteronomio sa pamamagitan ni Moises nang sabi,
ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Naalala niyo pa po ba kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoon kay Moises na dapat ituro, ibigay sa mga tao para mas mabuhay sila ng maayos? Naalala niyo pa po ba? Ilan ba sa atin bilang mga Katoliko, mga nagsisimba, ang inaalala parati ang mga tuntunin at aral ng Panginoon? Ilan ba sa atin? Sige, balikan natin ng konti. Pag sinabi pong tuntunin na ibinigay ng Panginoon, ito yung mga utos. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, buong pag-iisip. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Igalang mo ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong amatina. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Huwag mong pagnasaan asawa ng iba. Huwag kang sasaksi o magsisinungaling. Ano pa ba? Yan lang naman. Sampu. Tuntunin, aral, na ibinigay ng Panginoon para mas mabuhay ng matiwasay ang tao. Bakit nagkakagulo tayo? Bakit nagkakaproblema tayo sa relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa? Laging ito ang babalikan natin. Alin ba ang ating sinusuway o hindi isinasabuhay sa mga ito? At sa paglipas ng panahon, medyo nakakalimutan na natin na ituro, ipasa. Kasi bilang Katoliko, bilang sumusunod no, sa poong Jesus Nazareno, ito po ay isang responsibilidad natin na tayo muna mismo ang nakakaunawa, nakakaalam ng mga tuntunin ng Diyos. Dahil anong ituturo mo kung ikaw mismo hindi mo alam? Isang mabigat na responsibilidad na nakaatang sa atin. Lagi tayo ngayon, no, laging gusto natin nagpapagalingan, nagbibidahan. Eh kung tutusin pala, baliwala ang lahat ng ating mga pinagmamalaki kung ang aral at tuntunin ng Diyos ay hindi mo alam. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Ituturing na pinakamababa. Yung hindi tumutupad sa kautusan ng Panginoon. So wala tayong pwedeng ipagmalaki na degree, na kung anumang titulo mayroon tayo, kung hindi naman natin alam itong mga tuntunin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, huwag niyong isipin na no, babaguhin ko o papawalang bisa ang mga kautusan, kundi para patuloy na isabuhay ito at ituro sa mga tao na laging nakakalimot. Ang tuntuning ibinigay ng Panginoon ay tanda ng kanyang pakikipagtipan sa tao. Eh wala, laging ang nasa isip natin lagi, puro sa pera, puro sa mga material na bagay. Lahat na lang ng idinudulog natin sa Panginoon tungkol sa mga material na bagay. So, hindi magiging maayos ang buhay natin kung hindi natin ito siseryosohin. Lahat ng problema natin
nagmula sa pagsuway natin sa tuntunin ng Diyos. Hindi pwedeng mag-adjust ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos sa ating pamumuhay. Napilit nating gina-justify para lamang ma-adjust ang tuntunin ng Diyos. Isa, halimbawa, sinabi na ngang, huwag kang papatay, pero pilit nating binabago na para bang sinasabi natin, okay lang yan na mamatay siya kasi masamang tao naman yan. So mag-a-adjust ang utos ng Diyos. Sinabi ng huwag papatay, pero sasabihin natin, karapatan ko to, katawan ko to, kaya ako ang may karapatan kung gusto kong ipa-abort yung bata sa sinapupunan kasi katawan ko to. Mag-a-adjust yung utos ng Diyos sa'yo? Sinabi ng huwag kang makikiapid. I-justify natin na wala naman tayong ginagawang masama eh. Nagmamahalan lang naman tayo. Mag-a-adjust sa'yo? Bibabaguhin natin? Kaya gusto natin maging legal na ang abortion, maging legal na ang divorce sa bansa natin? Kasi naiinggit tayo na tayo na lang yung bansa na wala pang legal na abortion at divorce. Alam niyo po, ang isa sa mga maganda po dito, ang isang bansa na maituturing, na maunlad, tandaan niyo po ha, ang isang bansang pwede lamang ituring na maunlad ay yung merong sinusunod at kinikilalang Diyos. Ang isang pamilyang may tuturing nating masaya, maunlad, ay yung pamilyang mayroong sinusunod na Diyos. Hindi lang basta may takot sa Diyos, kundi kumikilala sa Diyos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, nawa ay magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao, naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. At isama din po natin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao sa bansang Ukraine, ganon din sa Russia. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kaming ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahaing, ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong antas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Diyos ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim, tumalayo sa iyo. Ang puso ko'y namimighati kung mawalay sa iyo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kahit tagal kong nalayo sa'yo at kay daming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimighati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo upang matugunan abag mo. Ang diwa ko'y naninimdim, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimighati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati